Okay, before we start, let's all pray. Bago pa tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious, our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong biyaya at pag-ibig. When we were still sinners, you had a compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Noong kami po ay mga makasalanan pa, ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po kami mula sa walang hanggang pagkawasak. In this Lord's Day, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. Ngayon po sa araw ng Panginoon, kami na mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Jesus ay nagkatipon-tipon upang purihin ng iyong pangalan at sama-samang makinig ng iyong salita. Although we are in the difficult situation, let us trust in the Lord and let us continue our sincere Christian life. Kahit po na kami ay nasa kahirapan, nawa ipagpatuloy po namin yung aming pagtitiwala sa Panginoon at ipagpatuloy yung amin pong sinserong buhay Kristiyano. When we look at the signs, we are living in the end of ages and our Lord Jesus Christ's second coming is very near. Kung titignan po namin yung mga tanda, nalalaman po namin na yung ikalawang pagdating ni Jesucristo ay malapit na at yung katapusan ng panahon ay malapit na. Let us be awakened and let us distinguish this age. Nawa kami po ay maging gising at maunawaan po namin ang panahon na ito. So that we will do our best to glorify the name of Father through our Christian life. At nang sa gayon ay magawa po namin yung aming makakaya upang kami po ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa pamamagitan ng aming buhay Kristiyano. There are still so many lost souls. Let us have a priority to preach the gospel to the lost souls. Marami pa ring mga ligaw na kaluluwa at magkaroon nawa kami ng prioridad upang ipangaral yung ebanghelyo sa maraming ligaw na kaluluwa. We are also praying for the incoming our Grand Bible Seminar from May 11 to 15. Idinadalangin din po namin yung papalapit po namin na Grand Bible Seminar na mag-uumpisa simula May 11 hanggang 15. Let us do our best to invite our family members, friends, and neighbors. Nawa magawa po namin yung lahat ng aming makakaya upang aming maimbitahan yung aming mga kapamilya, kapitbahay, at mga kaibigan. So that they will realize what is the real salvation through the Bible Seminar. At nang sa gayon sa pamamagitan po ng Bible Seminar ay maunawaan po nila yung tunay na kaligtasan. And we are also praying for our brothers and sisters who are having difficulties or any problems. Idinadalangin din po namin yung aming mga kapatiran na meron pong mga kahirapan at meron pong problema. Please give them more wisdom and strength to overcome all the difficulties. Pakiusap, bigyan mo po sila ng karunungan at ng kalakasan nang sa gayon ay malagpasan po nila yung mga ganitong paghihirap. Today, from the beginning of this Sunday sermon to the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Ngayon po, simula sa umpisa hanggang sa matapos ng Sunday service na ito, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at kumilos sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible, Psalms chapter 16. Buksan po natin sa Awit chapter 16. Psalms chapter 16 from verse 8 to 11. Awit chapter 16 mula po verse 8 hanggang 11. Okay, babasahin ko po. Lagi kong pinananatili ang Panginoon sa aking harapan, hindi ako matitinag sapagkat siya ay nasa aking kanan, kaya't ang aking puso ay masaya at nagagalak ang aking kaluluwa, ang aking namang katawan ay tatahang payapa sapagkat ang aking kaluluwa sa Sheol ay hindi mo iiwan, nihahayaan mong makita ng iyong banal ang hukay, iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay, sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan, sa iyong kanang kamay ay may kasiyahan magpakailanman. Today, we are going to think about this passage, Psalms chapter 16 from verse 8 to 11. Ngayon po yung pag-iisipan po natin ay mula po dito sa Awit chapter 16 mula verse 8 hanggang 11. The title of the sermon is, I have set the Lord always before me. Yung title po ng ating sermon ngayon, pinapanatili ko yung Panginoon sa aking harapan. As you know, well, this Psalms chapter 16 also was written by King David. Kagaya po ng ating alam, ito pong awit ay isinulat po ni Haring David. In case of King David, he was one of the representative of the former Christians in the Old Testament. Kagaya ni Haring David, isa po siya sa mga sinaunang Kristiyano na nakatala po dito sa Biblia. From the beginning to the end, the King David, he was really
faithful and sincere, and then he trusts in God. Simula po sa umpisa hanggang sa matapos, si Haring David, siya po ay nanatiling matatag at siya po, pinanatili po niya yung kanyang pananampalataya sa Diyos. So, he showed us the good example as a Christian. Kaya ipinakita niya po sa atin yung mabuting halimbawa bilang Kristiyano. So, we are going to think about how the King David was able to keep his faith from the beginning to the end. Kaya pag-iisipan po natin kung paano po nagawa ni Haring David na ingatan yung kanyang pananampalataya simula sa umpisa hanggang sa wakas. When we observe some Christians, when they get salvation, they start the Christian life sincerely. Kung titignan po natin yung mga Kristiyano na sa oras na sila ay maligtas, sa umpisa sila po ay mayroong buhay Kristiyano na sincero. Yeah, at the first time, it looks like they are having a good Christian life. Sa umpisa, tila ba sila po ay mayroong maayos na buhay Kristiyano. But as time goes on, they are far from the Word of God and also they are far from the church. So later, they don't have the Christian life anymore. At sa paglipas ng panahon, sila po ay nawawalan ng gana sa salita ng Diyos at sila po ay nawawala sa iglesia at kalaunan sila po ay nawawala. Actually, if our faith is really true, this faith should not be changed from the beginning to the end. Sa katunayan po, yung ating pananampalataya, kung ito po ay totoo, ito po ay hindi magbabago simula sa umpisa hanggang sa wakas. When we look at some the people in the Bible, yeah, some people, they show the good Christian life from the beginning to the end. Kung titignan po natin sa Biblia, meron pong mga Kristiyano dito sa Biblia na sila po ay merong maayos na buhay Kristiyano simula sa umpisa hanggang sa wakas. But some others, they are not alike. At the first time, they had a good Christian life. But later, yeah, they left the church. Ngunit yung iba po, sila ay iba at sa umpisa sila po ay mayroong maayos na buhay Kristiyano, ngunit sa huli ay iniwan nila ang iglesia. Yeah, look at the life of the King Solomon. At the first time, King Solomon, he was very faithful and sincere and he really trusted in God. Kung titignan po natin yung naging buhay ni Haring Solomon, sa umpisa siya po ay tapat at siya po ay itong umaasa lamang sa Diyos. But when he got old, he married so many Gentile wives. And then he worshipped idols. Ngunit nung siya po ay tumanda na, siya ay nag-asawa ng maraming mga babaeng hintil at sumamba siya sa mga diyos-diyosan. When we look at the life of the King Solomon, also we can receive important lessons. Kung titignan din po natin yung buhay ni Haring Solomon, tatanggap din po tayo ng mga mahalagang aral. In the New Testament also, the one of the fellow workers of the Demas, actually, he was a fellow workers of the Apostle Paul. Kung titignan din po natin yung kamanggagawa na si Demas, sa umpisa ay kamanggagawa po siya ni Apostol Pablo. He was very sincere and also he preached the gospel together with the Apostle Paul. Siya po ay napakasinsero at kasama ni Apostol Pablo ipinapangaral nila yung Ebanghelyo. But if you look at 2 Timothy chapter 4, actually this is the last epistle written by the Apostle Paul. Ngunit kung titignan po natin sa ikalawang Timoteo chapter 4, sa katunayan, yung sulat po na ito, ito yung huling sulat na ginawa ni Apostol Pablo. Bible says, "For Demas has forsaken me, having loved this world, and then he departed for Thessalonica." Sinabi nga po, ngunit iniwan ako ni Demas na bumalik siya sa sanlibutan at nagtungo siya doon sa Thessalonica. So what do you think of this Demas? Before, at the first time, he was a fellow workers of the Apostle Paul. He was very sincere and faithful. Kaya ano po sa palagay ninyo si Demas? Sa umpisa, siya ay kamanggagawa at siya po ay sinserong kamanggagawa ni Apostol Pablo. But Bible says, he forsaken Apostle Paul. And then he left for Thessalonica because he loved this present world. Ngunit sinabi po na iniwan niya si Apostol Pablo at nagtungo siya doon sa Thessalonica sapagkat iniibig niya ang sanlibutan. We should remember, Satan cannot deprive of our salvation. Kinakailangan maunawaan po natin si Satanas, hindi po niya maaagaw yung ating kaligtasan. Once you really get salvation, your salvation cannot be lost. Sa oras po na magkaroon kayo ng kaligtasan, yung inyong kaligtasan kailanman hindi na ito mawawala. But Satan is trying to tempt us using the many kind of the temptation.
Ngunit si Satanas, sinusubukan po niya tayong pabagsakin sa pamamagitan ng maraming mga tukso. Yeah, desire of the lust of the flesh, or lust of eyes, or pride of this world. Sa pamamagitan po ng pagnanasa ng mata, pagnanasa ng laman, at pagmamataas sa buhay. Yeah, in case of the Demas, later, he was tempted by this world. That's why he loved this world and then left for the Thessalonica. Para kay Demas, siya rin po ay natukso dahil sa sanlibutan na ito at pagkatapos inibig niya yung sanlibutan at nagtungo siya doon sa Thessalonica. So we can say, Demas, at the first time, he had a good Christian life, but the end was not good. Kaya masasabi po natin na si Demas, meron siyang mabuting buhay Kristiyano noong umpisa, ngunit sa huli, ito po ay hindi naging maganda. Yeah, he failed his Christian life. Siya po ay nabigo sa buhay Kristiyano. But in nowadays, when we look at some of our brothers and sisters, also, they are following this way. At the first time, they were sincere and faithful, but later, they are far from the church, and then they left the church. Ngunit yung iba din pong mga Kristiyano ay sumusunod sa ganitong daan na sa umpisa sila ay nasa iglesia, ngunit sa huli ay iniiwan nila ang iglesia. And if you look at also the Bible, the Mark, actually at the first time he was not so good. But later, he became very faithful. Kung titignan din po natin sa Biblia, si Marcos, sa katunayan, si Marcos sa umpisa, hindi po siya, wala siyang magandang buhay Kristiyano, ngunit sa huli, siya po ay naging tapat. Mark was the nephew of the Barnabas. Si Marcos, siya po yung pamangkin ni Bernabe. That's why, when Paul and then Barnabas, they had a first mission trip, they brought Mark together. At nung nagkaroon po ng unang mission trip, sina Pablo at sina Bernabe, isinama po nila si Marcos. But while they are traveling, they experience a lot of difficulties, sometimes the persecution. At habang naglalakbay, sila po ay dumanas ng napakaraming mga kahirapan at minsan pag-uusig. So Mark, he was not able to continue. That's why he stopped and then he returned to his place. Kaya naman hindi po nakayanan ni Marcos na magpatuloy, kaya naman siya po ay tumigil at bumalik siya sa kanyang pinanggalingan. Because of this of the reason, when the Paul and then Barnabas, they are trying to have a second mission trip, Barnabas insists to bring his nephew Mark again. Kaya naman, noong magkakaroon ng ikalawang mission trip sina Pablo at Bernabe, si Bernabe ipinilit po niya na isama muli si Marcos. But Paul, he disagreed because Mark already failed in the first mission trip. Ngunit si Pablo hindi siya pumayag dahil nabigo na si Marcos na doon sa kanilang pinakaunang mission trip. Let's open the Bible, Acts chapter 15. Tignan po natin sa Gawa, Kapitulo 15. Acts chapter 15, verse 36. Gawa, Kapitulo 15, versikulo 36. From verse 36 to 39, babasahin ko po. Makaraan ang ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, balikan natin at dalawin ng mga kapatid sa bawat bayang pinangaralan natin ng salita ng Panginoon at tignan natin kung ano ang kalagayan nila. Nais ni Bernabe na kanilang isama si Juan na tinatawag na Marcos, ngunit pinabuti ni Pablo na huwag isama ang humiwalay sa kanila mula sa Pamfilya at hindi sumama sa kanila sa gawain at nagkaroon ng mainitang pagtatalo anupat sila'y naghiwalay at isinama ni Bernabe si Marcos at naglayag patungo sa Cyprus, ngunit pinili ni Pablo si Silas at sila'y umalis at ipinagtagubilin ng mga kapatid sa biyaya ng Panginoon. Yeah, because of the Mark, the Paul and then Barnabas, they fought and then they are separated. Dahil po sa pinagtalunan ni na Pablo at Bernabe si Marcos, kaya naman sila po ay naghiwalay. This the Mark, at the first time, he was not so much sincere, he was not good. But later, if you look at the 2 Timothy, the end of the epistle, you can find Mark also became very faithful and sincere. Sa katunayan, ito pong si Marcos, nung una, siya po ay hindi mabuti at hindi siya tapat. Ngunit kung titignan po natin doon sa 2 Timoteo, siya po, kalaunan, sa huli, siya po ay naging tapat at siya po ay naging mabuti. Let's open the Bible, 2 Timothy chapter 4. Tignan po natin sa Biblia, sa 2 Timoteo chapter 4. Verse 11.
Verse 11. 2 Timothy chapter 4, verse 11. Okay, babasahin ko po. Si Lucas lamang ang kasama ko, sunduin mo si Marcos at isama mo sapagkat siya'y kapaki-pakinabang sa akin sa ministeryo. Yeah, get Mark and bring him with you for he is useful to me the for ministry. So in this the time, Mark already became very sincere and faithful. That's why he became instrument of the gospel. Sa panahon po na ito, si Marcos, siya po ay naging sincero at siya po ay naging tapat, kaya naman ginamit po siya para sa ebanghelyo. Sometimes when we look at some brothers and sisters, at the first time, he's not so much sincere. Sometimes we are wondering whether he's really get salvation or not because he's not so much active. Kung titignan po natin yung ibang mga brothers and sisters, sa umpisa, sila po ay hindi sila mabuti at hindi sila sincero, ngunit at hindi tayo sigurado kung sila po ba ay tunay na ligtas o hindi. But as time goes on, he close to God and then he became more sincere and faithful. Ngunit sa paglipas ng panahon, siya po ay mas naging malapit sa Diyos at siya po ay naging sincero at tapat. Yeah, finally, he will be used as an instrument of gospel. At sa huli, siya po ay ginamit para sa ebanghelyo. Yeah, in case of the Mark, at the first time, he was not sincere. But the end, he became very faithful and sincere. Kagaya po nito, si Marcos, sa umpisa, siya po ay hindi sincero. Ngunit sa huli, siya po ay naging sincero at tapat. Here, the verse 11, the Apostle Paul also said, only Luke is with me. Sinabi rin po ni Apostle Pablo na si Lucas lamang ang kasama ko. This Luke, actually, he was a physician. He was a doctor. But from the beginning to the end, since he got the salvation, he was very sincere. And then he was used as an instrument of gospel. Ito pong si Lucas, simula po nang siya ay maligtas hanggang sa uli, siya po ay nanatiling tapat at sincero sa kanyang buhay, Kristiyano. So, in case of the Luke, it is really good example for the born-again Christian. From the beginning to the end, we should be sincere and faithful. Ito pong si Lucas, mabuti po siyang halimbawa para sa mga Kristiyano na kinakailangan simula sa umpisa hanggang sa huli, dapat tayo ay maging tapat at sincero. In the Old Testament, also like a King David, yeah, from the beginning to the end, he really trusted in God and he continued his sincere Christian life until the end. Sa lumang tipan, si Haring David, siya po ay naging tapat at sincero simula sa umpisa hanggang sa wakas. How the King David, he was able to continue his sincere Christian life from the beginning to the end? Paano po nagawa ni Haring David na panatilihin yung kanyang pagiging sincero sa kanyang buhay Kristiyano simula sa umpisa hanggang sa huli? If you read the Psalms of the King David, you can realize how much King David, he loved the Lord. Kung titignan po natin sa aklat ng mga awit, makikita po natin kung gaanong minamahal ni Haring David si yung Diyos. Psalms chapter 18 verse 1. This is also one of my favorite verse. I will love you, O Lord, my strength. Doon po sa awit, chapter 18, verse 1, sa katunayan, isa po ito sa pinakapaborito kong versikulo. Sabi po, iniibig kita, O Panginoon, aking kalakasan. Yes, this is the true confession of the King David, true testimony of the David. Ito po yung tunay na pahayag ni Haring David, ito po yung kanyang patotoo. Yeah. I will love you, O Lord, my strength. If you look at the life of the King David, from his childhood until the end, he really loved the Lord rather than any other things. Iniibig kita, O Panginoon, aking kalakasan, kung titignan natin yung buhay ni Haring David simula pagkabata hanggang sa wakas, patuloy niyang inibig yung Panginoon hanggang sa huli. Because he experienced many kind of things through the Lord. Dahil marami siyang bagay na naranasan sa pamamagitan ng Panginoon. If you look at Psalm chapter 23, verse 1, King David said, "The Lord is my shepherd; I shall not want." Sinabi nga rin po ni Haring David doon po sa awit, chapter 23, verse 1, "Ang Panginoon ay aking pastol; hindi ako magkukulang." And verse 26, verse 6, Psalm chapter 23, verse 6, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever."
Tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay at ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Yes, this is the true testimony of the truly born again Christian. Ito po yung tunay na patotoo ng mga tunay na mga born again Christian. This also should be our testimony, like a King David. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Kinakailangan, ganito rin po yung ating maging patotoo ng kagaya kay Haring David, tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay at ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. That's why we should keep the faith from the beginning to the end. Kaya po kinakailangan ay ingatan natin yung ating pananampalataya simula sa umpisa hanggang sa wakas. Let's open our Bible, Hebrews chapter 3. Tignan po natin sa Hebreo chapter 3. Hebrews chapter 3 verse 14. Hebreo chapter 3 verse 14. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. Yeah. For we have become partakers of Christ if we hold the beginnings of our confidence steadfast to the end. We should hold this confidence from the beginning to the end. Kinakailangan ipanghawakan po natin yung pagtitiwala na ito simula sa umpisa hanggang sa wakas. Yeah, one of the characteristic of the God and the attribute of God, God is not changeable. Yung isa po sa katangian at ugali ng Diyos, yung Diyos po hindi siya nagbabago. As you know well, Jesus is the same, right? Yesterday, today, and forever. Si Jesus po yung ngayon, bukas, at magpakailanman. That's why our faith also toward God should not be changed in any situation. Kaya kinakailangan yung atin din pong pananampalataya para sa Diyos ay hindi dapat magbago simula sa umpisa hanggang sa wakas. Okay, let's go back to main script. Psalms chapter 16, verse 8. Balikan po natin yung ating main scripture. Sa Awit chapter 16 verse 8, I have set the Lord always before me, because he is at my right hand, I shall not be moved. Lagi kong pinananatili ang Panginoon sa aking harapan, hindi ako matitinag sapagkat siya ay nasa aking kanan. Okay, we are going to think over the meaning of this passage. Pag-iisipan po natin yung kahulugan ng talatang ito. When we meditate this verse, we can receive a lot of the lessons through this one verse. Kung pagbubulay-bulayan po natin yung talatang ito, marami po tayong aral na matatanggap mula po sa iisang talatang ito. And also, we can find some the secret how the King David was able to keep his faith from the beginning to the end. At makakatagpo rin po tayo sa pamamagitan nito ng sikreto kung paanong nagawa ni Haring David na ingatan yung kanyang pananampalataya simula sa umpisa hanggang sa huli. It is also same. If we fully understand the meaning of this verse, we can also follow the faith of the King David. Ganon din naman po, kung lubusan po nating mauunawaan yung ibig sabihin ng talatang ito, tayo rin naman po ay makakasunod sa daan na tinahak din ni Haring David. So, King David said, I have set the Lord always before me. So in the meaning, he trusts in God in every situation. Sabi po, lagi kong pinapanatili ang Panginoon sa aking harapan. Ibig sabihin na sa kahit na anumang sitwasyon, patuloy lamang siyang nagtitiwala sa Diyos. You may know that the life of the King David, since he was anointed as a king, he was persecuted by the King Saul around 10 years. Alam po natin yung naging buhay ni Haring David simula po nang binuhusan siya ng langis upang maging hari, siya po ay inusig nais patayin ni Haring Saul sa loob ng 10 taon. Although he experienced a lot of the trials and difficulties and persecution, he kept his faith from the beginning to the end. Kahit nakaranas siya ng maraming mga pag-uusig, paghihirap at mga pagsubok, ngunit pinanatili po niya yung kanyang pananampalataya simula sa umpisa hanggang sa huli. In our Christian life, it is also same. Sometimes we do not know what will happen
in our life. Ganon din naman po sa ating buhay Kristiyano, minsan sa ating buhay, hindi po natin alam kung ano yung mangyayari sa ating buhay. For example, this pandemic, since last year, we are having a difficulty because of this pandemic. Halimbawa po sa pandemya na ito na nag-umpisa noong nakaraang taon at nagkaroon po tayo ng maraming kahirapan dahil sa pandemyang ito. Is there anyone who already knew this kind of situation will happen in your life? Meron po bang nakakaalam na sino man na mangyayari yung ganitong mga bagay sa ating buhay? Nobody knows, right? So, in the future also, it is same. We do not know what kind of difficulties or trials we may face. Wala pong sino man yung nakakaalam, kaya ganun din naman po sa ating buhay, hindi po natin alam kung anong klaseng kahirapan at mga pagsubok yung ating dadanasin sa ating buhay. But as like the King David, if you really set the Lord always before your life, no problem. Ngunit kung kagaya kay Haring David, pinapanatili natin yung Diyos sa ating harapan, wala pong magiging problema sa ating buhay. Because the Lord will guide you and the Lord will protect you. Dahil gagabayan ka ng Diyos at papatnubayan ka ng Panginoon. For example, when you go to some place, if you do not know the exact address, you may use the navigation. Halimbawa, kapag kayo po ay pupunta sa isang lugar na hindi ninyo alam, marahil gagamit kayo ng isang navigation. For example, when you wanted to visit some place, but you do not know how to go there. Halimbawa, bibisita kayo sa isang lugar, ngunit hindi po ninyo alam kung paano makarating doon. In the case, you may use the Google Map or some Waze. If you put the address, the navigation will guide you in the right direction. Kung ganun po, gagamit kayo ng Google Map o kaya naman ng Waze para po makarating kayo doon sa tamang lugar. You know, Christian life, it is also same. When we having some difficulties or problems, we do not know what we should do, but the Lord will guide us. Ganun din naman po sa ating buhay, kapag tayo po ay nagkakaroon ng mga kahirapan sa ating buhay, hindi po natin alam kung ano yung kinakailangan natin gawin, ngunit yung Diyos po, gagabayan tayo sa ating buhay. Jeremiah chapter 10. Tignan po natin sa Jeremias chapter 10. Verse 23. Jeremias chapter 10, verse 23. Okay, verse 23. Basahin po natin, sabay-sabay. Alam ko, O Panginoon, na ang lakad ng tao ay wala sa kanyang sarili, wala sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Yeah. O Lord, I know the way of man is not in himself. It is not in man who works to direct his own step. We do not know our life. Hindi po natin alam kung ano yung mangyayari sa ating buhay. And Proverbs chapter 20. Tignan din po natin sa Kawikaan chapter 20. Proverbs chapter 20. Kawikaan chapter 20. Verse 24. Verse 24. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. Ang mga lakad ng tao ay sa Panginoon, paano ngang mauunawaan ng tao ang kanyang lakad? Yeah. Here also, how then can a man understand his own way? Because we do not know what will happen in the future, what will happen in tomorrow. Dahil hindi nga po natin alam kung ano po yung mangyayari sa hinaharap, kung ano yung mangyayari bukas, kagaya po ng sinabi dito, paano ngang mauunawaan ng tao ang kanyang lakad? That's why it is really necessary, like King David. We have set the Lord always before me. Kaya nga po, napakahalagang bagay na o kinakailangan na bagay ng kagaya kay Haring David na panatilihin natin na nasa ating harapan ang Panginoon. What is the meaning of the set the Lord always before me? Ano po yung ibig sabihin na pinapanatili ang Panginoon sa aking harapan? Number one, admit the Lord in every situation. Pinakauna ay tanggapin ang Panginoon sa kahit na anumang sitwasyon. Yes, we should admit the Lord in every situation. Kinakailangan tanggapin natin o isaalang-alang ang Panginoon sa lahat ng sitwasyon. Let's open the Bible, Proverbs chapter 3. Tignan po natin sa Kawikaan chapter 3.
verse 5 and 6. Mula po verse 5 hanggang 6. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Basahin po natin, sabay-sabay. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Yes, trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your faith. Yes, King David, he knew this. That's why he set before the Lord, before him, it means he really admit the Lord in every situation. Opo, si Haring David, palagi po niyang pinapanatili yung Panginoon sa kanyang harapan. Ibig sabihin po nito, isinasaalang-alang niya o iniisip niya ang Panginoon sa lahat ng anumang sitwasyon. Yeah, if you really trust in the Lord with all your heart, the Lord will guide you. And then the Lord also will show you what is the right way. Kung buong puso tayong magtitiwala sa Panginoon, kung gayon, gagabayan tayo ng Diyos sa tamang daan. And also, we should know this is the way of the prosperity. At kailangan malaman din po natin na ito po yung daan o ito yung paraan upang pagpalain. If you look at Genesis chapter 39, there is the story of the Joseph. Kung titignan po natin sa Genesis chapter 39, meron pong kwento tungkol kay Jose. Joseph, he was sold by his brothers. Si Jose po ipinagbili siya ng kanyang mga kapatid. Maybe in his the situation, he could not understand at that time why I came here in the Egypt. There is no one whom I know. Marahil nung una, nung mga panahon na iyon, hindi po niya maunawaan yung sitwasyon. Bakit ako napunta sa lugar na ito kung saan wala akong kakilala na sino man? I didn't do anything wrong. And then why I became the slave in Egypt? And then why should I stay here? Wala akong ginagawang anumang masama, ngunit bakit kinakailangan na ako ay maipagbili dito sa Ehipto bilang isang alipin? But Joseph, he did not complain at all. Ngunit si Jose, hindi po siya nagreklamo. He admit all the situation. Even the his brother sold himself, he admit that there will be some God's will. That's why he wait until the God's time. Tinanggap po niya yung lahat ng sitwasyon kahit na ibinenta siya ng kanyang mga kapatid at siya po ay nagtiwala lamang sa Diyos at siya ay naghintay para sa tamang panahon. Yeah, usually, if it is the good situation, it is very easy to admit the situation. Oh, this is the God's will, right? I will obey. Sa katunayan, kapag mabuti yung sitwasyon, napakadaling tanggapin ng sitwasyong iyon, ito yung kalooban ng Diyos at ito yung tamang daan. But think about like a Joseph. There was not any reason. You didn't do wrong anything. But you were sold by your brothers. Ngunit isipin natin yung naging sitwasyon ni Jose na wala kayong ginagawang anumang masama, ngunit kayo ay ibinenta ng inyong kapatid. And then, you are having a slavery life in Egypt. So, can you accept it? And then, can you admit this situation? At kayo po ay nagkaroon ng buhay ng pagkaalipin doon sa Ehipto, at kung ganito, matatanggap niyo po ba yung ganitong klase ng sitwasyon? Usually, the most of the people, they can admit everything in the good situation. But it's very difficult when they are in the difficult situation. Kadalasan po yung mga tao madaling tanggapin yung mga sitwasyon na nasa magandang sitwasyon. But we need to learn like King David or like Joseph. Yeah, whether they are in the good situation or bad situation, they should admit the Lord. Ngunit kinakailangan ay matuto po tayo mula kay Jose na kahit na sa anumang sitwasyon, kahit na masama man yung sitwasyon, kinakailangan ay patuloy tayo na magtiwala lamang sa Panginoon. Yes, they should admit the Lord in every situation. Kinakailangan isipin o isaalang-alang nila yung Panginoon sa lahat ng sitwasyon. And then if you really trust in the Lord with all your heart, finally, the Lord will guide in the right way. At kung kayo ay magtitiwala sa Panginoon sa kahit na anumang sitwasyon, sa inyo pong lakad o sa inyong daan, gagabayan kayo ng Diyos. Let's open the Bible, Genesis chapter 39. Tingnan po natin sa Genesis chapter 39. Verse 2 and 3. Mula po verse 2 hanggang 3.
Okay, babasahin ko po. Ang Panginoon ay naging kasama ni Jose at siya'y naging lalaking maunlad. Siya'y nasa bahay ng kanyang among taga-Ehipto. Nakita ng kanyang amo na ang Panginoon ay kasama niya at ang Panginoon ay kasama... At ang lahat ng ginagawa ni Jose ay umuunlad sa kanyang kamay. Yeah. This is the reason. The Lord was with the Joseph and he was a successful man. Ito po yung kasagutan na sinabi po si Jose, lagi niyang kasama ang Panginoon at siya ay isang lalaking maunlad. Joseph, he really trusted in the Lord with all his heart. That's why the Lord was also with Joseph. And as a reason, he was a successful man. Si Jose, sa lahat po ng sitwasyon, ay siya po ay nagtitiwala sa Panginoon. Kaya naman, sinabi po dito na siya ay naging lalaking maunlad. If you look at the life of the King David also, how the King David, he became prosperous. Kung titignan din po natin yung buhay ni Haring David, sa kanyang pong buhay, paano siya naging masagana? Whenever he fight with other enemies, he was able to overcome the enemies. Sa tuwing siya ay nakikipaglaban sa mga kaaway, palagi siyang nagtatagumpay laban sa kanila. And then, King David become stronger. The reason, because the Lord was with him. Nas maging malakas dahil yung dahilan po ay dahil siya ay nagtitiwala sa Panginoon. It is also same in our Christian life. I have set the Lord before me. It means you should admit the Lord in every situation. Gayun din naman po sa ating buhay Kristiyano, pinapanatili ko ang Panginoon sa aking harapan. Kinakailangan ay lagi nating isaalang-alang ang Panginoon sa kahit na anumang sitwasyon. If you look at Genesis chapter 5, there is the Enoch. He walked with God how many years? For 300 years. Kung titignan po natin sa Genesis chapter 5, nandoon po yung kwento tungkol kay Enoch na kung saan lumakad siya kasama ng Panginoon sa loob ng 300 taon. Since you get the salvation, how many years you are walking with God together? Sa simula po nang kayo ay maligtas, ilang taon na po ang yung lumipas o yung ginugol simula po nang kayo ay lumakad kasama ng Panginoon. There are many of our brothers and sisters, newly born again brothers and sisters. In the case, only 1 year or 2 year, very short time. Para po sa mga bagong naligtas na mga kapatiran, sila po ay lumalakad kasama ng Panginoon sa loob ng isang taon o higit pa, maiksing panahon. And there are not so many the brothers and sisters who are having a Christian life continuously more than 10 years. At kakaunti lamang sa mga kapatiran yung nagkakaroon ng maayos na buhay Kristiyano at nagpapatuloy ng mahigit 10 taon. But look at the Enoch. How many years? For 300 years. He walked with God together. Ngunit kung titignan po natin si Enoch, siya po ay lumakad kasama ng Diyos sa loob ng 300 years. So, first, the set the Lord always before me, meaning we should admit the Lord in every situation. Una, pinapanatili ko ang Panginoon sa aking harapan. Ibig sabihin, isaalang-alang ang Diyos sa kahit na anumang sitwasyon. And the second, the set the Lord before me, the meaning we should have a priority for the Lord. At ikalawang ibig sabihin na ipanatilihin yung Panginoon sa aking harapan, ibig sabihin po na ilagay sa unang prioridad ang Panginoon. Yeah, I have set the Lord before me. It means I should have a priority in the works of the Lord. Pinanatili ko ang Panginoon sa aking harapan, ibig sabihin ito yung paglalagay ng aking unang prioridad sa lahat ng gawain ng Panginoon. Yeah, think about this. What is your best priority in your life? Pag-isipan natin ito, ano po yung pinaka-the best o pinakaunang prioridad ninyo sa inyong buhay? Many Christians, they have a testimony. I wanted to have a priority for our Lord. Maraming mga Kristiyano yung nagpapatotoo na ginagawa kong unang prioridad ang Panginoon sa aking buhay. But what about you? Do you really practice the priority in your life for the Lord? Ngunit paano naman po para sa inyong buhay, talaga po bang ginagawa ninyong unang prioridad ang Panginoon? Some Christian, he wrote some the writings, and then he confessed. Meron pong ibang Kristiyano na naglagay o sumulat ng mga sulat. Yeah.
God is my third priority. Nagbigay po siya ng sulat ng pagpapahayag na yung Panginoon, siya yung kanyang ikatlong prioridad. Yeah, this is his honest confession. Ito po yung pinakatapat niyang pahayag. Actually, God should be the first priority. Sa katunayan, yung Diyos yung dapat na pinakaunang prioridad. Why? And then why God became the third priority in his life? Kaya bakit po naging ikatlong prioridad lamang sa kanya yung Panginoon? His actual life was like this. Number one, the first priority, what he wanted to do. Sa katunayan, ito po yung aktual na kanyang buhay. Yung kanyang pinakaunang prioridad ay yung mga bagay na kanyang gusto. Yeah, he did it first, what he really wanted to do. Una niyang ginagawa kung ano yung pinakauna niyang gusto. Yeah, each person has their own priorities, something they like. Yung bawat tao, meron pong kanya-kanyang mga prioridad kung ano po yung mga bagay na kanyang gusto. Yeah, they wanted to do it first because they like it. Yun ang una nilang gustong gawin dahil yun ang kanilang gusto. Yeah. And then second priority, what he have to do. At yung ikalawang prioridad naman, kung ano yung bagay na kinakailangan niyang gawin. For example, if you have a job or if you have some work, you should have to do. Halimbawa po yung trabaho at meron siyang mga kailangan gawin, yun po yung mga bagay na kinakailangan niyang unang gawin. That is the second priority. Ito po yung kanyang ikalawang prioridad. And then after that, first, after what you wanted to do, and then second, what you have to do, and the third, and then you will serve the Lord. You will serve God. Kaya pinakaunang prioridad kung ano po yung bagay na gustong gawin, ikalawa kung ano yung bagay na kinakailangan gawin, at ikatlo, kung susunod naman yung paglilingkod para sa Diyos. What do you think? Do you really have a first priority for the Lord? Ano po sa palagay ninyo, talaga po bang meron kayong unang prioridad para sa Panginoon? In the case, you will do it the works of the Lord first rather than any other things. At kung magkagayon po, dapat uunahin ninyo yung gawain ng Panginoon higit pa sa ibang mga bagay. If you look at John chapter 21, when Jesus Christ was resurrected, he appeared in front of the Peter. Kung titignan po natin sa Juan chapter 21, si Jesucristo, siya po ay nagpakita kay Pedro. Yeah, Simon Peter. At the time, Jesus asked the same question 3 times to the Simon Peter. Sinabi po ni Jesus, Simon Pedro, yung nagtanong po si Jesus sa kanya ng 3 ulit ng iisang tanong lamang. Yeah, you may remember the question, right? Simon, son of Jonah, do you love me more than this? Marahil alam po ninyo kung ano po yung tanong na iyon. Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako higit sa mga ito? Simon answered, yes, Lord, you know that I love you. At sumagot po si Simon Pedro, opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Yes, that was a true testimony of the Peter because he realized true love of Jesus Christ. Ito po yung tapat na pahayag ni Simon Pedro dahil naunawaan po niya kung ano po yung tunay na pag-ibig ni Jesucristo. This is really important, right? Jesus also wanted to check the love of the Peter, how much he loved the Lord. Ito po ay napakahalagang bagay, nais pong siriin ni Jesucristo kung gaanong minamahal ni Simon Pedro ang Panginoon. In our Christian life, if we really love the Lord rather than any other things, we shall have a priority for the Lord. Sa ating pong buhay Kristiyano, kung tunay nating minamahal yung Panginoon sa ating buhay, ibig sabihin dapat gawin nating unang prioridad yung Panginoon sa lahat ng bagay. Jesus should be the first priority, not the second or third priority. Si Jesus dapat yung pinakaunang prioridad, hindi ikalawa at hindi ikatlo. Let's open the Bible, Matthew chapter 22. Tignan po natin sa Mateo chapter 22. Matthew chapter 22, verse 37. Mateo chapter 22, verse 27. Verse 37. Versikulo 37. Okay, basahin po natin sabay-sabay. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Yeah. You shall love the Lord
your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is necessary for the born-again Christian. Ito pong bagay na ito ay kinakailangan para sa mga born-again Christian na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Yes. As we already saw the testimony of the David, I will love you, O Lord, my strength. King David also, he loved the Lord rather than any other things. Kagaya po ng pagpapahayag ni Haring David na kanyang sinabi, iniibig kita o Panginoon, aking kalakasan, ibig sabihin, tunay na ginagawang unang prioridad ni Haring David ang Panginoon. So we can understand the meaning, I have set the Lord before me, I shall have a priority for the Lord. Kaya alam po natin na yung ibig sabihin ng salita na pinapanatili ko ang Panginoon sa aking harapan, ito po yung pagiging unang prioridad o ginagawang unang prioridad ang Panginoon. And number three, set the Lord before me, meaning you can only trust in the Lord. At ikatlong ibig sabihin na pinapanatili ko ang Panginoon sa aking harapan, ikaw lamang ay aasa sa Panginoon. Less of the Bible, Psalms 146. Tignan po natin sa Awit chapter 146. Verse 3 and 4. Mula po verse 3 hanggang 4. Papasahin ko po. Huwag kayong magtiwala sa mga pinuno o sa lahat man ng tao na walang kaligtasan. Ang kanyang espiritu ay humihiwalay, siya'y bumabalik sa kanyang lupa. Sa araw ding iyon, ay maghahalo ang kanyang mga panukala. Yeah. So, do not put your trust in princes, nor in a son of man, in whom there is no help. So, man cannot be the real help. But usually the people, they are trying to rely on the visible man rather than the invisible God. Yung tao po ay hindi talaga maaaring asahan o pagkatiwalaan ng tulong, ngunit yung mga tao, madalas po sila ay umaasa ng tulong mula po sa ibang mga tao. But we should know the man cannot be a real help. Ngunit dapat po malaman natin na yung tao, hindi sila maaaring maging tunay na tulong. Isaiah chapter 2. Tignan po natin sa Isaiah chapter 2. Verse 22. Isaiah chapter 2, verse 22. Isaiah chapter 2, verse 22. Okay, babasahin ko po. Layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa kanyang ilong, sapagkat ano siya para pahalagahan. Serve yourselves from such a man. Huh? Whose breath is in his nostrils. So if someone, if God takes his breath from his nose, he shall die immediately. Kaya kung ang sino man nakuna ng hininga ng Diyos, siya po ay mamamatay. Because of the COVID-19, nowadays, so many people, they are dying. Dahil po sa COVID-19, sa panahon ngayon, marami pong tao yung namamatay. Even the young people, they can die. Kahit na yung mga kabataan, maaari din silang mamatay. When they are healthy, they look like very strong. But when they get some virus or some sickness, they will become weak and then they shall die. Kapag sila ay malusog, mukha silang malakas. Ngunit kapag sila ay nagkaroon ng sakit o virus, kalaunan, maaari silang mamatay. So, man cannot be our real help. Kaya yung tao, hindi sila maaaring maging tunay na tulong natin. Psalms 125. Tignan po natin sa Awit chapter 125. Verse 1. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay
Yeah, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved, but abides forever. So, like when we really trust in the Lord, we shall not be moved. Ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay gaya ng bundok ng Zion, kaya yung mga nagtitiwala po sa Diyos, sila po ay hindi magagalaw kagaya ng bundok ng Zion. Psalms 115. Tignan po natin sa Awit chapter 115. Verse 9-10. Mula po verse 9 hanggang 10. From verse 9 to 11, okay, basahin po natin sabay-sabay. O Israel, sa Panginoon ay magtiwala ka, kanilang saklolo at kanilang kalasag siya, o sambahayan ni Aaron, sa Panginoon ay magtiwala kayo, siya ang kanilang kalasag at saklolo, kayong natatakot sa Panginoon ay magtiwala kayo, siya ang kanilang kalasag at saklolo. Yeah, He is their help and their shield. He is their help and their shield. It is repeated. So, we can understand God can be real help for us. Ito po ay paulit-ulit na siya yung kanilang kalasag at saklolo, kalasag at saklolo, kaya mauunawaan po natin sa pamamagitan nito, yung Diyos yung maaari nating maging tunay na tulong. So, what David said, I have set the Lord before me, meaning, I only trust in the Lord. Kaya ibig sabihin po na pinapanatili ko ang Panginoon sa aking harapan, ay ako lamang ay umaasa sa Panginoon. And number four, I have set the Lord before me, meaning, I will abide, I must abide in the Lord, yeah, from the beginning to the end. At ikaapat po na ibig sabihin, ako ay mananatili na malapit sa Panginoon simula sa umpisa hanggang sa huli. If you look at the life of the King David, right? From the beginning to the end, he really abided in the Lord. Kung titignan po natin yung naging buhay ni Haring David, siya po ay nanatili sa Panginoon simula sa umpisa hanggang sa huli. After we get salvation, what we should do first? We should abide in the true church so that we can receive the spiritual supply through the Word of God. Pagkatapos po nating maligtas, ano po yung bagay na kinakailangan natin gawin? Kinakailangan ay manatili tayo sa tunay na iglesia upang matanggap natin yung mga espiritual na supply na atin pong kinakailangan. According to John chapter 15, yeah, verse 3. So you have been cleansed through the Word of God. That's why abide in me and I in you. Sinabi po doon sa Juan chapter 15 na kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo, kaya kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. So, we know that Jesus is the head of the church, and then church is body of Christ. Alam po natin si Jesus Cristo, yung ulo ng iglesia, at yung katawan naman ni Cristo, ito po yung iglesia. When we abide in the true church, we can be connected with Jesus Christ. Kapag tayo po ay nanatili sa tunay na iglesia, tayo rin naman po ay makakapanatili kay Jesus Cristo. In the case, we can receive the spiritual supply through the Word of God continuously. Para po sa atin, upang tayo po ay makatanggap ng spiritual na supply na ating kinakailangan. And you will be close to the born-again Christian, and then you shall be influenced after you get salvation. At pagkatapos po ninyong maligtas, maaari po kayong ma-impluensyahan ng mga Kristiyano at kayo po ay mapalakas. This is also the one of the reason why should abide in the church. Ito rin po yung isa sa dahilan kung bakit ay kinakailangan na tayo po ay manatili sa iglesia. For example, before you get salvation, maybe you drunk with other the friends in this world. Halimbawa po, bago kayo makatanggap ng kaligtasan, kayo po ay isang manginginom na kasama po yung inyong mga kaibigan. All of your friends, if your friends are drunkard, and then if you are close to them, you will also become the drunkard. Kung yung lahat po ng iyong kaibigan ay mga maglalasing, at kung ikaw ay mapapasama sa kanila, kung gayon, ikaw din po ay magiging maglalasing. And many of your friends is gambler. And then, if you are close to them, there is also high possibility you will become gambler. At makakaramihan sa iyong mga kaibigan ay mga nagsusugal, at kung ikaw ay mapapasama sa kanila, kung gayon, matututo ka din na magsugal. Because you shall be influenced by your friends. Dahil ikaw po ay may impluensyahan ng iyong mga kaibigan. But since we get the salvation, if we are close to the born-again Christian, we will have a fellowship with them continuously. And then, we shall be changed.
Ngunit kung simula po ng kaligtasan, tayo po ay napapasama sa mga born-again Christian, kung gayon, tayo po ay may impluensyahan at mapapalakas po tayo sa fellowship. According to 2 Corinthians chapter 5, verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Kagaya po ng sinabi doon sa 2 Corinto, chapter 5, verse 17, kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Since we get salvation, we should take after Jesus Christ. Simula po nang tayo ay maligtas, kinakailangan ay tumulad po tayo kay Jesu Kristo. Although we get the salvation, we are not perfect, right? Until we stand before our Lord Jesus Christ, we should be changed continuously through the Word of God. Kahit po na nakatanggap tayo ng kaligtasan, ngunit hindi po tayo perpekto, ngunit simula nang tayo ay maligtas, kinakailangan ay tinutularan po natin si Jesu Kristo. 1 John chapter 2. Tignan po natin sa Unang Juan chapter 2. Verse 28. Unang Juan chapter 2, verse 28. Verse 27 and 28. Mula po verse 27 hanggang 28. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Tungkol sa inyo, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo, kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sinuman, ngunit kayo'y tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at ito'y totoo at hindi kasinungalingan. Kung paanong kayo'y tinuruan nito, ay gayon kayo manatili sa kanya. At ngayon, mga munting anak, manatili kayo sa kanya upang kung mahayag siya ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa kanyang pagdating. Yeah, the anointing which you have received from Him abide in you. It means Holy Spirit is with us. Holy Spirit is in us. Tungkol sa inyo, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo, tinanggap po natin yung banal na Espiritu simula ng tayo'y maligtas. And you do not need that anyone teach you. We should not misunderstand meaning of this verse. At hindi na ninyo kinakailangan pa na kayo ay turuan, kailangan po ay huwag tayong magkaroon ng maling pagkaunawa tungkol po sa talatang ito. It does not mean we don't need any teachers or like pastors. Hindi po ibig sabihin nito na hindi na natin kinakailangan pa ng mga guro o mga pastor. It means, without the teaching of the Holy Spirit, other things, it is not necessary. Ibig sabihin po nito, kung wala yung pagtuturo ng banal na Espiritu, yung ibang mga bagay, ito po ay hindi na kinakailangan. Yeah, we only receive the lessons through the Word of God, not the human's teaching. Tinatanggap lamang po natin yung mga aral mula po sa salita ng Diyos at hindi po sa mga ibang aral. So, you will abide in Him. So, you should abide in Jesus Christ from the beginning to the end. At gayon, gayon kayo manatili sa Kanya. Kinakailangan tayo po ay manatili kay Jesu Kristo hanggang sa huli. And verse 28, and now, little children, abide in Him. And then when He appears, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. At ngayon, mga munting anak, manatili kayo sa Kanya upang kung mahayag siya ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagdating. There is one more reason why should abide in Jesus Christ. When we stand before our Lord Jesus Christ, we should not be ashamed. Meron pa pong isang dahilan kung bakit kailangan na tayo ay manatili sa Iglesia o kay Jesu Kristo dahil kapag humarap tayo sa Kanya, kailangan ay huwag tayong mapahiya. If you don't abide in Jesus Christ, maybe there is the high possibility you can be influenced by so many worldly things. Dahil kung hindi kayo mananatili kay Jesu Kristo, malaki yung posibilidad na kayo po ay maiimpluwensyahan ng mga makasanlibotang bagay. Since the last year, because of the pandemic, we were not able to gather or we were not able to have a fellowship very closely. Simula po noong nakaraang taon, hindi po natin magawa na makapagtipon-tipon sa iglesia at hindi po natin magawa na makapagsama-sama ng kagaya ng dati. Yeah, especially during the lockdown, we were not able to gather in the church together. Lalo na po nung may lockdown, hindi po natin magawa na makapagsama-sama doon sa church. Yeah, nowadays also, there is a age restriction. That's why only from 18 to 65 years old, they can
join the Sunday sermon and also Wednesday sermon. Kagaya po ngayon, meron pong age restriction, kaya naman hindi yung iba po ay hindi pwede na makadala dito na upang makapakinig ng mga Sunday sermon at Wednesday sermon. That's why some Christians, the whose faith is not strong, they are far from the church, and then they became very weak. Kaya naman po yung ibang mga Kristiyano, dahil sa mahina pa yung kanilang pananampalataya, sila po ay malayo sa iglesia at sa salita ng Diyos. They lose the power more and more. That's why they became like a worldly people. Sila po ay nawawalan ng kalakasan na nang higit pa, kaya naman sila po ay nabubuhay ng kagaya sa mga makasanlibotang tao. So as a born again Christian, they didn't have a good Christian life, and then they follow the worldly things, and then they committed sin. So if they are really born again Christian, they shall stand before the Lord. What would be their appearance in front of Jesus? Kaya bilang mga born again Christian, sila po ay nahumaling sa mga makasanlibotang mga bagay at sa sanlibutan. Kaya kapag tumayo sila sa harapan ni Jesus Cristo, ano yung mangyayari sa kanila? They shall be very shameful. Sila po ay mapapahiya ng husto. But those who are abiding in the Jesus Christ and the true church, they will do their best to follow the God's will. And then through the word of God, they shall be changed continuously. At kapag sila po ay nanatili sa tunay na iglesia at kay Jesus Cristo, kung gayon sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, sila po ay mapapalakas. So those who really abide in the church, they shall not be ashamed when they stand before Jesus Christ. Kaya yung mga tunay na nananatili sa iglesia, hindi po sila tatayo ng kahiyahiya. And number 5, I have set the Lord before me, meaning it's the life we should live for the glory of God. At ikalima pong ibig sabihin, kinakailangan magkaroon tayo ng isang mabuting pamumuhay. Yeah. I have set the Lord, yes, King David, he seek the God's glory through his life. Pinapanatili ko ang Panginoon sa aking harapan. Ibig sabihin po, si Haring David, hinahanap po niya yung kaluwalhatian mula sa Panginoon sa kanyang buhay. Let's open the Bible, Philippians chapter 1. Tignan po natin sa Philippos chapter 1. Verse 20. Philippos chapter 1 verse 20. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa, na sa anuman ay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay, ng kamatayan. This is the testimony of the Apostle Paul, right? According to my earnest expectations and hope that in nothing I shall be ashamed, but with all the boldness as always, so now also Christ will be magnified in my body. What does it mean? The Christ will be magnified in my body. Apostle Paul, he did his best to live for the glory of God through his Christian life. Ano pong ibig sabihin na pinapanatili, niluluwalhati ko siya sa pamamagitan ng aking katawan? Ibig sabihin po, si Apostle Pablo, niluluwalhati niya yung Diyos sa pamamagitan ng kanyang katawan. Yeah, whether by life or by death. Maging sa pamamagitan ng buhay o kamatayan. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Therefore, whether you eat or drink or whatever you do, do all these things for the glory of God. Gaya nga po nang sinabi doon sa ikalawang Korinto chapter 10 verse 31 na kayo kung kayo man ay kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa ay luwalhatiin ninyo siya sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Yeah, I have set the Lord before me. It means since I get the salvation, I shall live my life for the glory of God. Ibig sabihin, simula nang ako ay maligtas, luluwalhatiin ko siya sa pamamagitan ng aking buhay. 1 Corinthians chapter 6. Yan po natin sa ikalawang Korinto. 1 Corinthians. Unang Korinto, chapter 6. Verse 20.
1 Corinto chapter 6 verse 20. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Yeah, for you were bought at a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Yes. So, we should remember, when we get salvation, our body and our spirit were bought through the blood of Jesus. That's why it is not mine. It is God's. Kinakailangan maunawaan po natin simula nang tayo'y maligtas na yung atin pong katawan at espiritu, binili po ito sa pamamagitan ng dugo ni Hesus Kristo, kaya hindi na po ito sa atin kung hindi sa Diyos na. Yeah, that's why I have set the Lord before me always, meaning since I get the salvation, I shall live for the glory of God. Pinananatili ko ang Panginoon sa aking harapan. Ibig sabihin po, simula nang ako'y maligtas, ako'y magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa pamamagitan ng aking buhay. Okay, let's go back to Psalms chapter 16. Tignan po natin ulit sa Awit chapter 16. Okay, verse 8. I have set the Lord always before me, because He is my right hand, I shall not be moved. Lagi kong pinananatili ang Panginoon sa aking harapan, hindi ako matitinag sapagkat siya ay nasa aking kanan. Because of this reason, the King David, he was able to keep his faith from the beginning to the end. Dahil po sa kadahilanan na ito, si Haring David, pinanatili niya yung kanyang pananampalataya simula sa umpisa hanggang sa huli. Yeah, King David, he has set the Lord always before him. That's why he shall not be moved. Para po kay Haring David, dahil sa pinanatili niya yung Panginoon sa kanyang harapan, kaya naman hindi po siya matitinag. Yeah, he said, he is at God is in my right hand, and I shall not be moved. Sinabi po niya, sapagkat siya ay nasa aking kanan, hindi ako matitinag. So, nowadays, it is also same. If we really have set the Lord before us, we shall not be moved. And then we shall continue our sincere Christian life from the beginning to the end. Kaya ganun din po sa atin kung papanatilihin po natin yung Panginoon palagi sa ating harapan, kung gayon, hindi po tayo matitinag. Let's open the Bible, Psalms 57. Tignan po natin sa Awit chapter 57. Verse 7. Awit chapter 57, verse 7. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. Ang aking puso ay tapat, O Diyos. Ang aking puso ay tapat, ako'y aawit, oo, ako'y aawit ng mga papuri. Yes. David praised, my heart is steadfast, O God, my heart is steadfast. It means, his heart is not changeable and not movable. Ibig sabihin po, yung kanyang puso, hindi po ito nagbabago, hindi po ito natitinag. Sabi po, ang aking puso ay tapat, O Diyos, ang aking puso ay tapat. This also should be our testimony. My heart is steadfast before the Lord. That's why my heart shall not be changed. Kinakailangan, ganito rin po yung ating maging patotoo na yung aking puso para sa Panginoon ay tapat. Kaya naman, ito po ay hindi magbabago, hindi matitinag. If our faith is really true, this faith should not be changed from the beginning to the end. Kung yung ating pananampalataya ay totoo, hindi po ito magagalaw o matitinag simula sa umpisa hanggang sa huli. If we have a true faith like David, also our heart is steadfast and then should not be movable. Kung tayo po ay meron ding tamang pananampalataya ng kagaya kay Haring David, yung atin pong puso hindi po ito magagalaw matitinag ng kagaya sa kanya. Colossians chapter 4. Tignan po natin sa Colossians chapter 4. Colossians chapter 4 verse 12. Colossians kapitulo 4 bersikulo 12.
Okay, basahin po natin, sabay-sabay. Binabati kayo ni Epaphras na isa sa inyo na alipin ni Kristo Jesus na siyang laging nagsisikap para sa inyo sa kanyang pananalangin upang kayo'y tumayong sakdal at lubos na nakakatiyak sa lahat ng kalooban ng Diyos. So, here, you may stand perfect and complete in all the will of God. So, if they have a true faith, they may stand perfect and then complete in the all the will of God. Upang kayo'y tumayong sakdal at lubos na nakakatiyak sa lahat ng kalooban ng Diyos, kung mayroon po tayong tunay na pananampalataya, tayo po ay tatayong sakdal at lubos na makakatiyak sa lahat ng kalooban ng Diyos. If you read the epistle of the Apostle Paul, repeated many times that when he sent to some brothers and sisters in the church, like a Colossian church or the Corinthian church. Kung titignan po natin sa mga sulat ni Apostol Pablo sa mga kapatiran, sa mga nasa iglesia, kagaya nga po yung sulat sa mga kapatiran, sa iglesia ng Colossas, o kaya naman po sa Filipos. Yeah, they should have a solid faith. Na sila ay dapat na magkaroon ng matibay na pananampalataya. Yeah, those who have a solid faith, they shall not be changed. They shall not be moved. Yung merong mga matitibay o matatag na pananampalataya, hindi sila magagalaw o hindi sila magbabago. And they will continue their Christian life from the beginning to the end. At ipagpapatuloy nila yung kanilang buhay Kristiyano hanggang sa simula sa umpisa hanggang sa huli. 1 Corinthians chapter 15. Tingnan po natin sa 1 Corinto chapter 15. Verse 58. Unang Korinto, chapter 15, verse 58. Unang Korinto, chapter 15, verse 58. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. Kaya, mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Yeah, here also, to the Corinthian church brethren, Apostle Paul said, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the works of the Lord." Dito rin po, sinabi po ni Apostle Pablo sa iglesia na nasa Corinto na kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. And knowing that your labor is not in vain in the Lord. At sinabi po niya, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. We believe the promise of God is really sure. Tayo po ay naniniwala na yung pangako ng Diyos ay sigurado. Let's go back to Psalms chapter 16. Tignan po natin ulit sa Awit chapter 16. From verse 9 to 11. Mula po verse 9 hanggang 11. Okay, babasahin ko po. Kaya't ang aking puso ay masaya at nagagalak ang aking kaluluwa, ang aking namang katawan ay tatahang payapa, sapagkat ang aking kaluluwa sa Sheol ay hindi mo iiwan, nihahayaan mong makita ng iyong banal ang hukay, iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay, sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan, sa iyong kanang kamay ay may kasiyahan magpakailanman. Yeah. Therefore, my heart is glad and my glory rejoice. So, when you really have set the Lord before you, like the King David, yeah, there the my heart is glad and my glory rejoice. Kaya ang aking puso ay masaya at nagagalak kung ilalagay po natin sa ating harapan palagi yung Diyos sa ating harapan, kagaya ni Haring David, kung gayon yung ating pong puso, ito po ay mas sasaya at ito po ay magagalak. When your faith is steadfast in the Lord will give you the rejoice and the joy. Kung magiging matatag po yung ating pananampalataya sa Panginoon, kung gayon, tayo po ay bibigyan ng Panginoon ng kagalakan at ng kasiyahan. And if you look at the verse 10, "For you will not leave my soul in Sheol, nor will you allow your Holy One to see corruption." Actually, this is the prophecy about the body of the Jesus Christ. The body of the Jesus Christ will be resurrected, not corrupted.
Sapagkat ang aking kaluluwa sa Sheol ay hindi mo iiwan, nihahayaan mong makita ng iyong banal ang hukay. Sa katunayan, ito pong talata na ito, isa po itong propesya patungkol sa katawan ni Hesus Kristo na ito po ay muling mabubuhay mula sa kamatayan at ito po ay hindi maglalaho. Yeah, it is a prophecy about Jesus' resurrection. Ito po ay propesya patungkol po sa muling pagkabuhay ni Hesus Kristo. And verse 11, "You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore." Iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong katapatan, sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanang kamay ay may kasiyahan magpakailanman. So if you fully understand and then if you really practice the word, the verse 8, "I have set the Lord always before me," and then you will experience this kind of the pleasure and this kind of the joy in your life. Kung tunay po nating nauunawaan at isasagawa yung bagay na natutunan natin doon po sa verse 8 na pinapanatili yung Panginoon palagi sa ating harapan, kung gayon tayo po ay tunay na magkakaroon ng kasiyahan at kagalakan sa Panginoon. So we can get the real joy and the pleasure through our Lord Jesus Christ. Maaari tayong magkaroon ng tunay na kasiyahan at kagalakan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus Kristo. We know when we become the spiritually very weak, we should be close to the Word of God so that our spirit will be restored and then we will get the spiritual strengths. Alam po natin na kapag tayo po ay espiritual na mahina, kinakailangan tayo po ay lumapit sa salita ng Diyos at nang sa gayon, tayo po ay magkaroon ng espiritual na kalakasan. Let's open the Bible, Psalms 19. Tignan po natin sa Awit chapter 19. Verse 7 and 8. Babasahin ko po. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tiyak na nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. And also, verse 10 and 11, babasahin ko po. Ang pagkatakot sa Panginoon ay malinis na nananatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay totoo, higit na dapat silang naisin kaysa ginto, lalong higit kaysa maraming dalisay na ginto, higit ding matamis kaysa pulot at sa pulot pukyutang tumutulo. Verse 11, bukod dito ay binalaan ang iyong lingkod sa pamamagitan nila, sa pagsunod sa mga iyon ay may dakilang gantimpala. So here, then much fine gold, sweeter also than honey and honeycomb. We know the word of God is really sweet. Higit na dapat silang naisin kaysa ginto, lalong higit kaysa maraming dalisay na ginto. That's why we can get the real joy and the pleasure through the word of God. Alam po natin na yung salita po ng Diyos ay matamis, kaya tayo po ay magkakaroon ng tunay na kasiyahan at kagalakan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Psalms 119. Tignan po natin sa Awit chapter 119. Verse 77. Awit chapter 119. Verse 77. Basahin po natin sabay-sabay. Dumating nawa sa akin ang iyong habag upang ako'y mabuhay, sapagkat ang kautusan mo'y aking katuwaan. So let your tender mercies come to me that I may live. Your law is my delight. Yes, this is the joy and the pleasure. Ito po yung kagalakan at kasiyahan. Sabi po, dumating nawa sa akin ang iyong habag upang ako'y mabuhay sapagkat ang kautusan mo'y aking katuwaan. And also verse 143. Tignan po natin sa verse 143. Trouble and anguish have overtaken me, yet your commandments are my delight. Dumating sa akin ang dalamhati at kabagabagan at ang mga utos mo'y aking kasiyahan. Yeah, although
We experience a lot of the troubles or trials in our Christian life, but we can get the joy and pleasure through the Word of God. Kahit na dumating sa ating buhay yung mga kahirapan at mga kaguluhan, ngunit tayo po ay magagalak sa ating buhay, Kristiyano. And also, through the fellowship with the brothers and sisters, we will get the spiritual strength, and then there will be the delight and joy. At sa pamamagitan din po ng pakikipag-fellowship sa ibang mga kapatiran, tayo po ay magkakaroon ng kasiyahan at katuwaan sa pamamagitan nito. Let's go back to Psalms 16. Tignan po natin ulit sa Awit chapter 16. Verse 3. As for me, saints who are on the earth, they are excellent ones, in whom is all my delight. Awit chapter 16 verse 3. Tungkol sa mga banal na nasa lupa, sila ang mararangal, sa kanila ako lubos na natutuwa. Yes. God also regard the truly born-again Christian saints are really precious. Itinuturing ng Diyos yung mga banal, yung mga tunay na born-again Christian bilang mga mararangal. And also, our born-again Christian also, when we have a fellowship with our brothers and sisters, there will be the real joy and the delight. Maging tayo po kasama yung ibang mga kapatiran, tayo po ay magkakaroon ng kasiyahan at kagalakan. We should give thanks that we have many brothers and sisters whom we can have a fellowship together. Dapat tayo po ay magpasalamat dahil marami po tayong mga kapatiran na maaari po tayong magkaroon ng fellowship. Yeah. Some the brothers and sisters who are living in the very remote area, they are only very few. And then, although they wanted to have a fellowship with the many brothers and sisters, they cannot have a fellowship together. Yung iba pong mga kapatiran na nakatira po sa mga malalayong lugar at kakaunti lamang sila doon at kakaunting mga kapatiran lamang o hindi nila makita yung ibang kapatiran upang magkaroon ng fellowship. But in case of our church, we have a many cell group, and then in each cell group also there are many brothers and sisters, so we can have a fellowship together. Ngunit sa atin pong iglesia, marami po tayong mga cell group at sa bawat cell group, marami pong mga miyembro ng kapatiran na kung saan marami po tayong pwedeng magkaroon ng fellowship. Philippians chapter 4. Tignan po natin sa Philippos chapter 4. Verse 1. Philippos chapter 4 verse 1. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, pinananabikan aking katuwaan at putong, magpakatibay kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Yeah, through this passage, we can understand how much Apostle Paul, he loved brethren in the Philippian churches. Sa pamamagitan po ng talatang ito, malalaman po natin kung gaano po minamahal ni Apostol Pablo yung mga kapatiran doon sa Philippos. Yeah, my beloved and the longed for brethren, the my joy and crown. Yeah, Apostle Paul said, my joy and crown. Kapatid kong minamahal, na pinananabikan, aking katuwaan at putong, sabi po niya, aking katuwaan at putong. For example, when you evangelize some brother or sister, if they have a good Christian life, you will be also very happy. Halimbawa po, kapag yung ibang mga brothers and sisters ay nakakapag-evangelize at marami po nagkakaroon sila ng maayos na buhay Kristiyano, ikaw din po ay magiging masaya. And through the fellowship with the brothers and sisters, also you will get the spiritual strengths. At sa pamamagitan din po ng mga ibang brothers and sisters ay magkakaroon ka rin ng espiritual na kalakasan. Yeah. So today, we learned about this Psalm chapter 16. Ngayon po napag-aralan po natin ito mula po sa Awit chapter 16. Especially, we thought over the meaning of the passage, the verse 8, I have set the Lord always before me. Lalo na po dito sa Awit chapter 16 verse 8, lagi kong pinananatili ang Panginoon sa aking harapan. I really hope our brothers and sisters fully understand the meaning of this verse and also practice this the meaning in your Christian life.
Ako po yung maasa na naunawaan po ito ng mga brothers and sisters sa talatang ito at nawa isagawa po natin ito sa ating mga buhay Kristiyano. So that we can also have a faith like King David. At nang sa gayon, tayo rin po ay magkaroon ng pananampalataya ng kagaya ng kay Haring David. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you so much for giving us this wonderful chance. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na ito. Today, we'll learn about this Psalm chapter 16, I have set the Lord always before me. Ngayon po napag-aralan po namin yung talata na ito mula po sa Awit chapter 16 verse 8 na lagi kong pinananatili ang Panginoon sa harapan ko. We are learning the word of God in order to obey to your word. Kami po ay natututo ng salita ng Diyos upang sumunod na sa iyong salita. So let us do our best to practice our lessons through our Christian life. Kaya nawa tulungan mo po kami na maisagawa yung mga aral na aming natutunan sa amin pong buhay Kristiyano. We are praying for the incoming our Grand Bible Seminar. Idinadalangin po namin yung papalapit po namin na Grand Bible Seminar. Let us cooperate to one another and also let us have one mind in order to evangelize many lost souls. Nawa magkaisa po kaming lahat at magkaroon kami ng iisang pag-iisip upang maakay po namin yung maraming mga ligaw na kaluluwa. We believe our Lord will guide us and then protect us. Kami po ay naniniwala na poprotektahan at gagabayan kami ng Diyos. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.